Iba-iba. Ito yung humabol na batch. Hindi yan kasama sa unang nag-qualify. Pero nung in-evaluate ulit sila, nakita na qualified sila. So they're a new batch. So merong freshman yan, merong second year. Depende kung nai-apply yung kanilang pangalan. So once na-test ka, hanggang lumaduit ka, test ka na. Automatic yan. Ah, hindi. Kung saan nila gustong gawin yan. Sa siyempre, pang-aral, panghanap buhay yung iba, panggastos sa pamilya. It's up to the student how they use their tertiary education subsidy. Eh, nasa school na yan eh. Matagal ng issue yan. Hindi naman bago yan. Para sa akin, the schools have the capacity to ensure that academic freedom is observed, but at the same time, help government in its fight against extremism and communist terrorist groups. Well, ang isang program natin, itong pre-higher ed. Ang dahilan naman kung ba't may mga nagre-rebelde ay dahil mahirap, walang pagbabago sa kanilang buhay, walang pagbabago sa kanilang komunidad. Kung libre na ang edukasyon, universal healthcare, meron kang test, pwede kang maghanap buhay ng livelihood. Ano pang dahilan at magre-rebelde ka sa pamahalaan? Dati, kaya nagkakaroon ng mga rebelde dahil sinasabi, yung gobyerno nyo ay walang ginagawa sa inyo. Hindi sinisimento ang kalsada papunta sa bahay nyo. Wala kayong hanap buhay. Wala kayong healthcare. Pinanganak ka na walang doktor. Nagkasakit ka walang doktor. Namatay ka, hindi ka nakita ng doktor. But now you have universal healthcare. You have free higher education. That is the best anti-insurgency antidote to give people social services. So itong mga ito, nakita mo, nagbabago ang kanilang buhay. Kahit i-recruit ng mga extremist group yan, siyempre, bakit ka magre-rebelde? Libre na nga ang pag-aaral mo. That's the best antidote to insurgency. You should provide essential services. That is the best anti-insurgency strategy.